The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the New Channel. Our passion transforms the community that sees all things new. I am Char Moribe and I'm streaming live from Quezon City. Good morning, you're watching Daily Stories on TNC. Happy Saturday, and today we are featuring one of my classmates in media and broadcasting. And for today's episode, we will be touching the topic on what is the real world in media. Behind the glam of the show, the touching stories that our guest created and how she mastered her capabilities to talk with so many people from different aspects of life. And as we watch this episode for today, we will learn how a strong, independent woman who is a media practitioner. And also, our guest is a former reporter from On Target Media Concept and Public Service. She's also a segment producer from GMA Public Affairs. Ladies and gentlemen, let us all welcome my friend, Miss Ella Gakutan. Hi! Hello po. Good morning to each and every one of you who is viewing and watching TNC Daily Stories. And it's such a pleasure being here, Miss Charm. Ayun po. So, medyo kinakabahan ako right now. Pero ayun, let's see what will happen. Hello, Ella. It was nice seeing you. Grabe, no? Just like before, we're still college and dreaming of this kind of career. Pero, diba, napunta tayo talaga din sa profession na talagang ginusto natin. But it's not that really easy, diba? Yeah. We've been through a lot of challenges. Tsaka, ang dami talagang pinagdaanan. Anyway, Ella, a lot of our viewers is really expecting an inspiring story here on our show, on Daily Story. So, can you tell us about yourself? Introduce yourself naman, Ella, para mas makilala ka pa nila. Yes, ayun po. Papakilala lang po ako. Actually po, I am one of a former reporter from On Target Media Concept and Public Affairs for the program Isumbong Mo Kay Tulfo. And currently, I am working as a segment producer in GMA Public Affairs for program Good News po. And I'm also a upcoming segment producer po in Unang Hiri. So, ayun po. I've been through media maybe half a decade now. And, ayun, still counting po. Ayan, grabe. Sobrang bigat. And alam mo ba, Ella, sobrang isa ako sa mga tao. Siyempre, hindi lang naman tayo mag-classmate. We're also good friends. Ayan. So, napaproud din ako kasi you're one of my friend na nilook up ko talaga since nung college. Anyway, I know you've been through a lot before dahil ka ni Lord dito sa ganyang profession or sa ganyang career ngayon. So, can you tell us the story about how you started in the media and
paano yung mga nangyari? Paano mo natayo, natamo na ganyan sa ganyang murang edad is naging, alam mo yun, upcoming segment producer ka na. Ayun, can you tell us about a brief story? Well, actually, let's first started po, no, as I went through my college on finding my course. Kasi wala po talaga yung AB Communication. I graduate AB Communication in Trinity University of Asia. However, wala po talaga siya sa top 3 na course na gusto ko. Kasi ang first course ko would be psychologist. Then the second one is flight stewardess. And then nursing. However, parang ang gusto ko, ang target ko kasi talagang school noon is yung top, kumbaga nasa top 3 universities. Hindi ko nilook up yung parang school ko. And parang nung time na yun, not enough time na for me to have a examination doon sa top 3 school. So nauwi ako dito sa Trinity University of Asia. And that time, parang yung binag-pray ko kasi kay God kung ano talaga yung course na para sa akin. So yung una ko, yung psychologist na gusto ko, parang meron akong friend na nagsabi sa akin na kung magsa-psychology ako, I should just take yung nursing kasi parang almost the same lang din naman sila. And maybe in the future, I would want to kumbaga maging mag-doctorate. So ayun, tinarget ko yung nursing, pero parang I felt like hindi siya para sa akin. So parang yung tinry ko yung pangalawang course na gusto ko, which is flight stewardess. And nung time na yun, nanood ako ng news. Mahilig kasi ako manood ng news. And ayun, napanood ko na parang kahit na fourth year graduate, any graduate student na four years can be a flight stewardess. So parang inalis ko na siya ate. Parang, parang kung gumraduate ako ng kahit anong course, mag-flight stewardess din naman ako. So, parang nung time na yun, meron akong isang friend who's also from parang may school before nung high school ako. So, parang sinabi niya sa akin na, iti-take down niya is AB Communication. So, ako parang wala lang sa isip ko ate, as in sobrang wala sa isip ko na sige magte-take ako ng AB Communication na lang. Pero hindi ko alam yung course na yun. And hindi ko alam na parang connected siya sa MASCOM nung time na yon. And then ayun, I took AB Communication doon sa Trinity. And so far naman, hindi parang si God led me to having that course. Kasi parang as we all know, and alam din naman ni Ate Charm, na nag-e-excel din naman tayo kahit pa paano sa tinahak nating landas noong college. So, na-enjoy ko naman during my stay on college. And then, I graduated nga. Pero, after graduation, ate, we all know naman sa media, syempre, di ba, ilan lang naman yung mga programs or ilan lang naman yung mga network na kilala when it comes sa media, ang dami-daming student na gumagraduate from media. So, yes, yes. Diba? Anong and hindi lahat na pupunta sa... Yes. Yes. And wala tayo sa top media. School. Right. Ayun. So, sobrang daming competition nung time na yon na parang ako sa sarili ko, iniisip ko, baka hindi talaga to yung calling sa akin ni God. Baka sinasabi ko lang to para sa sarili ko. So, parang I took another path na hindi siya sa media. I first started my work as a financial advisor in one of the biggest bank here in the Philippines as well. I know, ate, diba, you are also a financial advisor too. So, ayun. So, ayun muna yun yung first job ko. And then, I find it special kasi nung time na yun, I've learned a lot from investment. And I went to talk to many people from different demographics of life, like yung pinakamayayaman and pinaka-least na parang normal people, blue-colored people working. So, nakakausap ko sila. So, by that time, parang yung communication ko, mas lalo siyang nage-elevate. Ayun. So, that's the time na parang sabi ko, this is not for me and this is not myself. Parang sabi ko,
stayed here for months na, pero I'm not growing individually kasi I know my capabilities eh. Parang hindi ako, ano, how do I put it in words? Parang, right. Opo, ayun. Parang hindi ako. Yes, so hindi ako papayang hanggang dito lang ako. Yes, yes. So, ayun. Like me, first job is in call center. So, parang, di ba, alam mo yung mafe-feel mo kasi na parang, oo, kaya ko siya, and andali i-handle ng job, pero parang you're not that happy or satisfied. Parang there's something inside mo na parang gusto mong lumipad, may pakpaka pero hindi ko makalipad. Parang yes, ganun. That's the word actually. I'm not satisfied. So, I'm not feeling fulfilled ate dun sa work ko. Although, madami tayong naging, ano, naging clients that time. Pero sabi ko, hindi talaga to para sa akin. So, parang, inalisan ko yung world na yon. Then, actually, guys, I stayed for parang siguro 9 months akong walang work at all kasi nawala yung self-esteem ko sa sarili ko na parang sabi ko, ay, siguro ito na lang ako. So, parang nung time na yon, I tried naman na parang maghanap ng mga work. And parang may isang araw, sinulat ko, nilist ko ate lahat ng mga networks na pwede kong pag-applyan, ganyan. Siyempre, nandoon yung rejections and sobrang sakit na parang siyempre kaliwat kanan yung rejections sa'yo. Pero sabi ko, that's okay, makikita mo yung ibang friend mo, naka 1 year, nasa work, tas ikaw, parang you're still finding your own path. Sobrang sakit para for us. Tapos, ang ginawa ko nun ate, sinulat ko lang siya. Then parang, ang weird kasi yung sa sinulat kong yun, ang tumawag sa akin is from On Target Media, which I applied a year ago pa. Hindi nung time na nag-a-apply ako. So, tumawag sila sa akin. Pero, nung time na yun, parang meron akong offer sa, I'm not particular with work, pero it's events na work siya. Ano na ako, pasok na ako. Then, tumawag sa akin yun sa may On Target na, kinukuha nga nila ako, if I can have an interview with them, ganun. So, sabi ko sa mama ko, ay ma, ayoko na. Kasi nga, syempre, takot na ako sa sarili ko eh. Sabi ko sa mother ko, ma, parang ayoko ng ano, ayoko ng pumunta doon sa On Target. And, as a matter of fact, ayun nga, yung program na yun is Isumbong Mo kay Tulfo. And yung mag-interview sa akin is actually the host itself, which is Sir Ramon Tulfo. So sabi ko, ma, parang hindi ko kayang mag-interview. Sabi ko sa mother ko, sabi ko parang okay na ako dito sa pinasok kong events. Tapos ayun, pinilit lang ako ng mother ko na mag-interview noon. Tapos kinabukasan, pagkapunta ko dun sa interview, true enough, nung araw na yun, pinag-ano nila ako, pinag-stay nila ako and pinag-work na rin nila ako doon. Ayun, so that's when my media career started. Doon talaga sa may On Target Media and sa Isumbong Mo kay Tulfo. So I worked there for I think 2 years as a reporter po. Ayan. Ayun. Tapos, and then, after that, nasa paano ka napunta sa GMA? Ayan. So, ayun nga po. Yes. Actually, ayoko nang umalis sa Isumbong Mo kay Tulfo kasi alam niyo yung fulfillment na nakakatulong ka sa ibang tao and you're doing your passion as well. Kasi iba ate yung ano eh. Alam niyo naman, di ba, pag yung mga complainants, ganyan, hindi naman sila lalapit sa'yo kung wala silang kailangan. So, lalapit sila sa'yo dahil may dinadaing sila, kailangan mo silang tulungan. Once natulungan mo sila, alam mo yung happiness as a reporter na, isa ako sa nakatulong sa kanila. Ayun. Parang ayoko na talagang umalis, kaso pandemic happens. So, nung nagkaroon ng pandemic, unti-unti pong yung radio station namin by that time is nagsara. So parang nung time na yun, syempre pag walang station, wala tayong sponsorship. And we need to retrench. And isa po kami sa mga bago na na-retrench nung time na yun. So I decided po to leave doon sa Isumbong Mo kay Tulfo. So, by that time ng pandemic, ay na naman, balik na naman tayo sa dati na parang, ay nako, kahit na meron akong experience, nakakakaba pa rin na mag-took initiative to
take to another network po, to go to another network na mag-work ka again as a media. Kasi knowing pandemic nung time na yon, ang tinatarget talaga nila na industry is media. So, ayun. Ang ginawa ko is, parang meron akong friend, kinausap niya ako, and asking me if I wanted to work in GMA. Siyempre, sino ba naman ako para mag-inarte? So, tinake ko po yung opportunity na yon. I grabbed it. So, ayun po. Doon po nag-start yung work ko sa GMA. And my first program is actually I Wonder. And I am more thankful po sa executive producer po na nag-interview sa akin doon sa I Wonder. Kasi siya po yung nagbigay ng way sa akin na makapasok sa GMA nung time na yon. Ayun po. Tapos, ayun siya. Tapos, ayun po. Nakapasok na ako sa I Wonder, sa GMA. And then, afterwards, kasi pag sa GMA ka nag-work or any network, pwede kayong rumakit ng ibang program. So, doon po ako, lumipat ako sa program na Good News. And doon po ako, unting-unti po na naging segment producer na ngayon. Ayan. Ayan, congratulations. Anyway, ayan, kinongratulate kita sa million thank viewers you so much natin na mapapanood nila worldwide tong interview. Oh, and I'm really so proud of you. Yun lang din talaga yung masasabi ko. And I wish you all the best. Alam ko naman na happy ka sa ginagawa mo ngayon. Kasi kami nga na friends, so happy kami. Siyempre, yes, alam namin na masaya ka. And also, Ella, to inspire other people, ano yung mga naging motivation mo not to stop? Kasi sa narinig naming story mo kanina, I know hindi siya ganun kahaba, pero ang haba nung span of time na yun. Kumbaga, yes, brief story lang siya, pinaikli mo. Pero ano yung pinaka-motivation mo for not giving up, unang-una, and also for striving pa rin, at naniniwala ka pa rin na may mangyayari at mangyayari. Ano yung pwede mo ma-share sa amin? Ayan. Ayan. So, actually po, may and for me to answer that, you should learn what is your motivation in life. And for me kasi, ay, naiiyak girl. Hindi, kasi for me, ang motivation ko is my parents and my family. So, parang, ayun yung ginawa kong way para kahit papano, ma-ease out yung pain. Kasi sa media, hindi siya basta-basta. I mean, ano siya, all glam, masaya, sa loob ng camera, pero sa set, doon mo kasi mararamdaman yung lahat ng salita, masasakit na sasabihin sa'yo, pero you should remain stern. Ganon. Kasi naniniwala ako na ano eh, life is, kumbaga, lifelong lesson. So, dapat, we should learn to accept criticism. Tapos, we take that criticism na parang maging much better pa tayo in the future. So, ayun lang, parang pag sinuntok ka ng buhay, ano, huwag mong hayaan na mahiga ka lang at hayaan mong manalo sila. Lumaban ka din para sa sarili mo. Kasi walang lalaban sa'yo, kundi ikaw sa sarili mo lang. Ayun po. Grabe! Tama talaga yung ano eh, no? Yung wala tayong ibang choice kundi lumaban. Hindi, saka yung alam mo yung spirit natin. Kasi alam ko, tayo nasa broadcasting career, ano eh, dapat free-spirited tayo. Di ba? Given yun. So, talagang yung spirit natin, talagang dapat may fighting spirit tayo. Talagang nandun yung hindi natin choice yung pag-give up. Ayan. So, Ella, sobrang sobrang happy talaga ako na isa ka sa mga nag-guest ko. And guest ko, thank syempre, you so much po. Mainstream media yon, di ba? What is oh, GMA? Oh. And sobrang nakakatuwa kasi nag-guest kita dito. Also, Ella, gusto ko magbigay ka sa kanila ng inspiring message or alam mo yung quotes to live by. Kasi it's the daily story. So, parang kinikwento natin kasi dito yung daily mong ginagawa, daily mong, alam mo yun, daily routine mo sa career or sa profession or sa buhay mo na sinasabuhay mo talaga everyday. Yung pwede mong words to live by
na pwede mong ma-share sa amin. And gagawin naming inspiration yan sa araw-araw. Siguro if there's a word that I will believe in by, I think don't let the noise of the world ruin who you are. Kasi at the end of the tunnel, ay nga sabi nila, kahit gaano kahirap yung buhay, kahit gaano tingin nila sa'yo na, na maliit ka, there'll always be a light in the end of the tunnel. So parang you don't need to, kumbaga hindi mo kailangan pakinggan yung ingay ng mundo. Just so long as kilala mo yung sarili mo, you just need to have your own principle in life. And ayun, pagbutihan mo lang sa buhay mo, and ayun, akapin mo yung prinsipalya mo and live with it. Ayun po. Ayan, thank you so much for those words of wisdom. Grabe, no? Ella, matanong ko lang daw, ilang taon ka na nga ba ngayon? Kasi alam ko mas matakay sa... I'm actually, nakakahiya yung age. Pero, opo, I'm actually 26 years old. And ayan, 5 years na po akong nasa media. Grabe, 26 years old, tapos segment producer, di ba? Sobrang, alam mo, kasi ang dami ko kasing naging friend, kasi before, di ba, nursing ako. So, nung nagkikwento ka sa akin na, yun pala yung choice mo. Luka-luka ka, hindi ko alam. Wala akong idea na gusto mo alam. Kaya actually po, sobrang proud ako sa inyo, kasi nag-nurse kayo bago kayo nag-media. Right, so, oo, kasi ayun yung... isang choice ko sa. Oo, so ngayon ko lang nalaman. Anyway, yun nga, nung nalaman ko na hindi mo pala talaga choice yung AB communication. Pero, di ba, naramdaman mo na parang, God is leading you the path na dun ka dalhin. Di ba? I know you're not that really successful pa talagang masasabi, pero para kasi sa akin, small wins is a big success na eh, di ba? Yes. Alam mo yun? And alam that's... naman natin na sa proseso yung lahat. Ayan, yes. Thank you so much, Ella, for sharing. Thank you so much. Those stories. And before we end, syempre gusto kong batiin mo lahat ng mga taong, alam mo yun, sumuporta sa'yo, yung mga nagpapa-shoutout, yung mga may birthday. Hindi naman yung mga taong gusto kong batiin. Ayan, go ahead. Siguro, I just want to take this time to think yung mga taong naging part talaga ng buhay ko, lalo na sa media. So, first, of course, I want to thank yung On Target Media host na si Sir Ramon Tulfo. Kasi siya po talaga yung pinakaunang naging boss ko na sobrang hangang-hanga po ako sa kanya po. And nung time kasi ng pandemic, siya din yung tumulong sa family namin nung nag-work po ako sa kanya. And then, yung family po ng Tulfo family, which is up until now po supporting our family po in times of needs, na nandiyan po sila kaagad sa amin. Pag may sinasabi po kami sa kanila na onting hinging tulong, ganyan, all ears pa rin po sila sa amin. Thank you so much po kay Sir Bon Tulfo, kay Sir Patrick Tulfo po, and ayun po kay Sir Ramon Tulfo. And then also po, I would like to thank po sa GMA Network, of course po, si Sir Stephen Figo Patricio. Siya po kasi yung nag-interview sa akin sa GMA Network. And I would like to thank also my PM po, production manager, na ayun po, siya yung nag-hire sa akin and also took initiative po na maging segment producer ako ngayon sa Good News, which is Miss Sherilyn Bruan. And lastly po, I would like to thank Miss Jaisel po. Siya po yung aking executive producer sa Good News. And also yung family po ng Good News, yung mga segment, naging segment producer ko po dati, na ngayon ay tumutulong po sa akin si Sir Richard Colianan, si Ate Jel, si
Ate Carla and si Ate Eileen po, ayan, sila po lahat ay tumutulong sa akin. And also, yung sa mga ano ko po, sa core group ko na si Sheila Caspe and si Ate Sana Marcelo. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi ako magtatagal sa GMA. And hindi po ako siguro magiging segment producer ngayon. And hello, Maring Sheila. Ayan. Ayan po. Ayan po. And friendly also po, si I would like to thank yung family ko po. Ayan lang. Shoutout na rin namin si Maring Jepay. Hello, hello, hello Jepay po. Jepay Pupas. Opo, hello, Jepay. Ayan, siguro alam mo, Ella, isa ka sa batch kasi natin, no? Hindi ko naman alam din kung ano yung naging path ng bawat isa, pero sa batch kasi natin, sa mga nababalitaan ko, at least isa tayo dun sa nilagay ni Lord na mapunta talaga tayo sa career na pinili natin. At yes, yun yung isa sa nakaka-proud talaga, na instead of, alam mo yon, pulling each other down, parang isa tayo sa maging inspiration sa kanila na never stop dreaming, diba? Oh, na pwede yes, natin kasi, totoo yan. Actually, may mga kabatch pa tayo nagtatanong sa akin na, Ate Charm, paano ba maging ganito, ganyan-ganyan. Ako naman sabi ko sa kanila, ako nga, I'm too old for ano, doing this eh. Kasi para sa akin, ha, sa age ko na 32, hindi naman alam na siguro. Ayan, na parang sabi ko, ngayon ko nga lang din siya na ano, kasi I'm too into business talaga. Pero sabi ko sa kanila, huwag talaga silang give up. If yun talaga yung gusto mo, ipursue mo yun. Kasi yung challenges and trials hindi nawawala yun, nandiyan lang talaga yun. And talagang susubukin at susubukin talaga tayo ni Lord. Alam mo yan, Ella, ang dami natin naman. Totoo yan. I vouch for that, ate. Pero ayun nga, gaya ng sabi mo, never, never, never give up. Kasi life will bring you joy pag hindi ka nag-give up. Of course. At walang madali. Always yes, trust the process. Diba? True. Kasi lahat ng nakukuwang madali, madaling mawala. Right? Tama yun. Anyway, kung mag-fail man, at least may learning. And kung mag-succeed, there's no such thing as failure. We only learn from it. Ayan. Thank you so much, Ella. Thank you. Pero mo kanina, na-imagine ko na nagkakwento ka. Kasi I really know you personally. Actually, di ba, natutulog tayo sa isang kwarto. Nagbabanding tayo. And hindi man ganun kadalas, pero magka-group pa tayo sa thesis noon. Yes. Alam mo yun. Di ba? So, anyway, sobrang natutuwa talaga ako na dito na tayo. Hindi tayo give up, though may mga talagang, may mga taong hindi naniniwala sa atin. You know that? Mm-hmm. Diba? May mga tao talaga na gano'n, na hindi maniniwala, yes, hindi magsusupport sa atin. Pero ang importante doon, God and family. Andyan. And yes, syempre, true friends. Ayan. Yes. And ate, I just want to add up, we can't please everyone, sure, din naman. Of pero course, may mga taong kagaya natin na, alam mo yun, kahit hindi tayo magkasama araw-araw, we are one call away. Ayan. Yes, ayan, mga one call away, friend. Yes. Shoutout ko na rin si Jet Diaz, asangka na, ayan, mga tropa na rin. Sheila, Judith, Jet, Jeffoy, okay, ayan, yung sister ko si Sam. Anyway, ayan, magkikita-kita rin tayo soon. Mga busy-busy lang talaga adulting. Oo nga. Pero ba nakalimutang batiin at baka magtampo? Kasi sobrang nabitin ako, pero we don't have enough time. Pero okay opo, lang yun. Wala na naman po. I'm good with it na po. Ayan. Thank you so much, Miss Ella Gakutan from GMA Public Affairs. Thank you. Thank you. Thank you so much po. Thank you for watching Daily Stories. Ayan. Another episode has ended. And nakita niya, isa sa mga taong sobrang nakaka-inspire din talaga yung story. And personally, friend ko talaga siya. Kilala ko siya. And nasa successful media field siya ngayon, guys. And siyempre, isa siya sa mga taong tumutulong din sa akin. Kaya soon, abangan nyo, ako rin i-guest ako yan sa mga show nila dun sa GMA soon. And I thank you so much sa lahat ng sumusuporta, lalo sa mga sponsors natin dito sa The New Channel and sa nag-sponsor sa atin, Santay. Ayan, hello,
Hello, Santi Pharmaceutical, Santi Barley. Thank you for sending us the vitamin C. Thank you so much. Baka may padagdag pa kayo dyan. Ayan, i-send nyo lang at tinutulong natin yan sa community service. Also, my personal sponsor, hindi ko makakalimutan. Thank you so much, the Gluta Lounge Aesthetic Center for always taking care of me. Siyempre, babatiin ko, advance happy birthday to Nurse Miss Kate Yap. Ayan, si Kate Yap. Birthday niya tomorrow. Ay, hindi, June 17, pero we will go there tomorrow. Ayan, so ako lang mag-host sa birthday niya. Happy birthday, Sisi, Kate Yap, and thank you so much, Yap family. And sa lahat ng mga bumubuo ng The Gluta Lounge, my QC Angels, yan, sila ate dyan sa QC. Thank you so much, lahat ng esthetician dyan. And also, my kumare, ayan, ang ganda ng hair natin ngayon. The Playhouse Beauty and Academy for my hair care, syempre, si Miss Charm Soriano, thank you, Ate Charm, ayan, and si Ate Nins, ayan. And also for my nails, oh love, for my nails, si Miss Karen, ayan, si Maring Karen ko, and si Miss Queen, thank you so much. Also, I would like to thank CMA Meat Hub. You could visit our store, Mega Q Mart, Quezon City. We are offering all kinds of quality meats. Crispy King, Hari ng Lutong, Milkas Online Market, your one-stop shop for online palengke. And if you want to be insured and secured, you could PM and direct message me or follow my page, Charm Uribe Sun Life Financial Advisor. Ayan, so wala na ako nakalimutang batiin. Thank you so much. Advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. And syempre, June Brides. Nag-a-announce po ako, meron po akong panibreng kasalan sa Barangay Central. So follow my page lang, Charm Uribe Central as one. Thank you so much. Daily Stories Gala Direct, the new channel family. Thank you. And again, this is your host, Charm Uribe, from Daily Stories. Bye, guys! Are you aiming to gain admission to UP, Ateneo, La Salle, or UST? Partner with AHEAD, the leading and most awarded tutorial and review center in the country, and we'll get you to your dream school. Visit our website to know more.
Are you aiming to gain admission to UP, Ateneo, La Salle, or UST? Partner with AHEAD, the leading and most awarded tutorial and review center in the country, and we'll get you to your dream school. Visit our website to know more.